Isang necrological service ang sinagawa para kay Congressman Iggy Arroyo sa Hinigaran, Negros Occidental. Muli namang nagkatensyon sa pagitan ng kanyang legal wife na si Alili Arroyo at ng kanyang live-in partner na si Grace Ibuna na parehong dumalo sa necrological service. Saksi si Cara David. Mag-aalas 12 ng tanghali nang dumating sa Mary Magdalene Parish Church sa Hinigaran, Negros Occidental, ang asawa ni Congressman Ignacio Iggy Arroyo na si Aleli, kasama ang anak nilang si Aleluo. Mainit na tinanggap ng mga anak ni Iggy sa unang asawa na si Bianca at Dina ang nakababata nilang kapatid. Pero si Aleli mismo, halatang hindi komportable, lalo na nang makita sa simbahan si Grace Ibuna na 6 na taong naging live-in partner ni Iggy Arroyo. As far as I'm concerned, she is not existing. In Catholicism, there's only one wife. Iisa lang po ang asawa. Hindi ko alam kung bakit meron pang pinagsasabing iba. Marami hong umieksena. So, hindi ho namin ano yun eh. Wala ho kami sa ganung... Hindi ho kami sanay sa umieksena. I really don't want to comment anything, okay? I am really grieving, you know, that my priority is Iggy's peace at the moment. I would like his dignity intact. Lulunukin ko lahat para kay Iggy. Yun na lang. Sabihin nila lahat ng gusto nilang sabihin. Pero hindi. Hindi ako papatol. Nang magsagawa ng necrological service ang mga guro at estudyante ng 5th District ng Negros Occidental alas 2 ng hapon, umupo sa magkahiwalay na bahagi ng simbahan sina Aleli at Grace. Nasa family area si Aleli habang nasa upuan naman sa harapan si Grace kasama ang mga anak ni Iggy sa unang asawa. Bago matapos ang programa, hiningan ng mga guro ng maikling mensahe si Grace, pero hindi si Aleli. My worst critic and my best friend. He was truly my soulmate. Sa misa alas 6 ngayong gabi, kapwa wala na sina Grace at Aleli. Pero naroon pa rin ang ilang kaanak, kabilang na si dating first gentleman Mike Arroyo. Sa Huwebes ng madaling araw pa ibabalik sa Maynila ang labi ni Congressman Iggy at sasamahan daw ito pabalik ni Grace. Si Aleli naman, aalis na bukas ng gabi. Pero makikilibing daw sa Biyernes sa Manila North Cemetery. I will be there. Thanks. And I will be there also to accept the flag. Mula dito sa Hinigaran, Negros Occidental, ako po si Cara David, ang inyong saksi. Narito naman po ang mabilis na sulyap sa iba pang balita. Bababa ng 24 na sentimo kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Dahil po yan sa pagbaba ng generation charge o yung binabayaran sa mga kumpanyang lumilikha ng kuryente. Kaya ang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan, mababawasan ang bayarin ng 48 pesos. Isang resolusyon naman ang inihain ng ilang kongresista para palitan ang presidential car ni Pangulong Noynoy Aquino para raw sa kanyang seguridad. Bukod sa bulletproof, dapat daw ay bombproof din ang magiging sasakyan ng pinuno ng bansa. Ilang beses na raw kasing tumirik ang sasakyan ng Pangulo ng Mercedes-Benz S-Guard matapos itong malubog sa baha noong bagyong Ondoy. Nagpapasalamat naman ng palasyo sa resolusyong inihain ng mga kaalyadong kongresista. Mismo ang Pangulo naman wala pang tugon sa mungkahing ito. At sa ibang balita, nag-alay ng dasal ang mga kaanak, kaibigan at kasamahan sa media ng yumaong publisher ng Philippine Daily Inquirer na si Isagani Yambot. Kabilang sa mga dumalo sa misa si dating Vice President Teofisto Gingona at mga respetadong mamamahayag sa bansa. Naging emosyonal ang mga kaanak ni Yambot habang inaalala ang yumaon nilang mahal sa buhay. Kinikilala si Yambot bilang isa sa mga aktibo sa pagsusulong ng press freedom at sa pagkundena sa karahasan laban sa mga mamamahayag. Inspiration siya sa mga journalist. Every time merong World Press Freedom Day, merong marcha para sa kalayaan sa pamamahayag, may pinapatay na journalist, usapin ng criminal defamation, usapin ng freedom of information. So, nandun si Isagani Yambot. Isa sa masasabing pinakamasayang bahagi ng buhay estudyante ang makapagtapos ang pag-aaral. Pero hindi lahat
madali itong nakakamtan. May ilan kasing nahaharap sa pagsubok, makagraduate lang. Ang kanilang kwento sa report na ito. So, anong taon yun? Ilang taon ka nun? Alaala ng isang matinding sakit ang mga peklat na ito ng 19 anyos na si Joanne. Grade 5 siya nang magkaroon ng ketong. 5 taon din siyang nagpagaling bago nakabalik sa pag-aaral noong 2006. Pero simula pa lang pala ito ng kanyang kalbaryo sa paaralan. Madalas daw kasing mag-isa si Joanne, tahimik sa isang sulok. Pilit na di nagpapa-apekto sa bulungan ng ilang kaklase. Naisip ko rin po na hindi naman po hadlang yung kapansanan para makapag-aral. Kaya yung pinilit ko po mag-aral kahit pinagtitinginan po ko. Sa klase ko, nakikita ko na pag may mga assignments, may mga projects, nakikita ko talaga nagsusumikap siyang may pasa yon. Hindi naman nasayang ang kanyang pagtitiis dahil sa wakas ay magtatapos na siya ng high school ngayong taon. Masaya kasi po ano po sa haba po ng pagtitiis ko sa mga taong ano na nilalai tapos na naiilang. Nakagawa ko pa rin kung makagraduate ngayon po. Sa May Kawayan, Bulacan naman nakilala namin si Lizelle Salcedo. Araw-araw siyang namamangka sa maruming ilog para makapasok sa kuleyo. Mahigit 30 minutos ang biyahe sa ilog. At para makatipid, nilalakad na lang niyan mula Pantalan hanggang sa eskwelahan. Masipag siya sa pag-aaral. Madaling araw pa lang, maaga na siyang pumapasok sa eskwela. Para di mabasa ang kanyang uniforme kapag umulan o di kaya paghampas ng malalakas na alon. Sa eskwela na lang ito sinusuot ni Lizelle. Wala naman siyang inaaksay ang oras sa biyahe. Dito na mismo siya sa bangka nagre-review. Dahil po sa 40 minutes, ganun ko siya gulanin po yung time ko para magbasa po, mag-review. Kahit anong hirap, pagod, kailangan niyo po itong tapusin. Iba naman pagsubok ang napagtagumpayan ng 27 anyos na si Robert makagraduate lang. Kwento niya, ang pinakamalaking balakid sa kanyang pagtatapos, walang iba kundi ang kanyang sarili. 4 na beses na kasi siyang nagpalit ng kurso, kaya tumagal siya ng halos 10 taon sa kuleyo. Kasi ako nung time na yun, isang sabi lang sa akin, mabilis ako mabuyo yung mapa ko. Hindi, sabi ko, sige, kukuha rin ako niyan. Pag ayaw niya, ayaw niya. Pag gusto niya, yun lang gusto niya. Kaya matagal niyang natapos ang pag-aaral niya. Bago ang kanyang kasalukuyang kurso, nag-aral muna siya ng marine transportation, computer technology, pati na caregiving. Pero sa kursong hotel and restaurant services daw natagpuan ni Robert ang kanyang calling. At matapos nga ang isang dekada, heto't gagraduate na si Robert. Ako na lang din yung nagsabi sa sarili ko na kung ito kukunin ko, hindi ko nababaguhin. Tapos napatunayan ko rin pala sa sarili ko na kaya ko naman pala mag-aral ng mabuti. Iba't ibang pagsubok at hadlang sa pagkamit ng diploma, pero sa huli, napagtagumpayan ng masidhing pangarap na makapagtapos. Para sa saksi, Mark Zambrano, nag-uulat. Kung nasa ng balita, ikaw at ang Liga ng Katotohanan magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na po ang Reporter's Notebook at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.